Sa tingin ko, wala namang sikreto yung takoyaki namin kasi para sa akin, yung takoyaki halos isa lang yung lasa. Siguro nagkatalo lang sa pagmamarket, sa pagkitungo sa tao. Yung paggawa namin ng takoyaki, kulang lang din sa paggawa ng takoyaki ng iba, harina. Tapos nilagyan namin ng onting blending ng timpla para kahit papano balik-balikan din ng customer. Pala si Master Raiden, also known as Ronda Sierra sa pagiging Fire Volunteer. Ako nga po pala yung may-ari ng MJ's Takoyaki o mas kilala bilang Tikman Mo ang Takoyaki ng Master Mo. Dito sa Takoyaki, meron tayong apat na flavor. Meron tayong Octo, Crab, Ham, sa Cheese. Actually, marami tayo pwedeng gawing flavor kaso sa dami kasi ng mga customer, mga client natin, nakakalito i-prepare yung maraming flavor kaya nag-focus muna ako sa apat na flavor lang, yung basic lang. Kaka 3 months lang namin dito sa Herrera. Pero sinimulan ko talaga to sa bahay lang. Naka-home base lang muna ako. Ako nagmamarket, ako yung nagluluto, ako nag-deliver. Hanggang sa naisipan ko na ilabas muna ito sa bahay. Mahilig talaga ako magnegosyo, kung ano-ano negosyo pinapasok ko. Hanggang ngayon, meron pa rin akong printing shop, Raiden Printing Works. Tapos meron din akong Raiden Auto Works. Saka meron din tayong buy and sell, nagbebenta ako ng mga motor, ng mga sakyan, kung ano-ano lang na pwede natin pagkakitaan. Tapos itong takoyaki, talagang tinayo ko lang to para may libangan lang yung misis ko. Sa tingin ko, wala namang sikreto yung takoyaki namin kasi para sa akin, yung takoyaki halos isa lang yung lasa. Siguro nagkatalo lang sa pagmamarket, sa pagkitungo sa tao. Yung paggawa namin ng takoyaki, kulang lang din sa paggawa ng takoyaki ng iba, harina. Tapos nilagyan namin ng onting blending ng timpla para kahit papano balik-balikan din ng customer. Meron kami yung promo rito na 10 plus 2. Kapag nag-avail ka ng 10 piraso, meron ka ng libreng dalawa na babayaran mo lang sa halagang 10. Tapos meron din kaming kung magda-dine-in ka, pwede kang mag-dine-in dito na halagang 150 lang. Unlimited takoyaki na yun, kung ilan yung kaya mong ubusin, siserve ka namin ng serban hanggat kaya mo. Nakakaubos kami dito ng 2 saong harina everyday sa 3 to 11 ng gabi. Pumapalo yun onwards hanggat may tao pa. Inaabot kami rito ng 2 madaling araw kaya nalilate kami kinabukasan minsan. Kulang na sa tulog. Or sa quality ng takoyaki na siniserve namin, tulad nga sinabi ko na pare-pares naman lang lasa ng takoyaki. Pero yung sayang kasi, sinapuso ko talaga yung pagtitimpla saka yung marketing strategy. Talagang pare-pares ng ginagawa ko ng business. Paulit-ulit lang. Lalo ko lang ini-improve ng ini-improve. Located kami dito sa Herrera Street, corner Emison, Santa Cruz, Manila. Malapit namin sa SM San Lazaro. Along the way lang ng SM San Lazaro. Kapag kalabas mo ng SM San Lazaro, Herrera Street lang. Nag-open kami ng 3 to 11. Pero madalas nalilate ako ng open. Pero lagi naman aming bukas. Mapapayo ko sa mga gustong magnegosyo na katulad ng sa akin. Kinailangan malakas yung loob mo, kinailangan palaban yung pera mo. Kasi sa tulad nga, lahat naman ng negosyo, pag hindi palaban yung pera mo, matataot kang bitawan yan. Kapag ka binitawan mo yan, nalugi, madadala ka. Halos ayaw mo nang umulit. Ako kasi, lumaki ko sa street, kaya pagiging street vendor, para sa akin madali na lang din. Kasi kabisado ko na yung galawan dito kahit anong paikot-ikot pa. Para nga pala sa mga followers ni Kuya Frank, chill lang kayo and good vibes. Mura, masarap at katakam-takam itong takoyaki ni Master. Kaya naman siya dinadayo at binabalik-balikan. Biruin nyo sa halagang 150 pesos ay naka-unlimited ka na. Ito ay isang generous strategy na siguradong pabor sa mga customer. Hindi ka rin niya titipirin sa takoyaki sauce at Japanese sauce once na umorder ka ng unlimited. Kahit magpakasawa ka, huwag ka lang magtitira. At para malaman natin kung masarap nga ba talaga, kain na na! Tayo ngayon sa takoyaki ni Master dito sa Santa Cruz, Manila, in front of San Lazaro. Makikita nyo po yung food van nila. Dito lang siya along the road. Hindi naman sila dito yung unlimited takoyaki, which is 150 pesos. Oh, grabe ang sarap dito. Dinayo ko pa to from Quezon City para lang matikmang kung masarap ba talaga yung takoyaki dito sa Santa Cruz, Manila. And makikita niyo po, ayan.
natikmang nabawasan ko na kaya medyo konti. Yan, mapapansin niyo po, yan yung ano niya. Yung takoyaki po ni Master, meron siyang ano, takoyaki sauce, may halo siyang mayonnaise powder, which is yung sariling gawa din nila. Tapos mayroong bonito flakes na kung saan yun yung nagpapasarap dito sa takoyaki ni Master. Grabe, napakasarap. Tingnan natin lahat kasi halo-halo na itong kinuha ko, yung combination. Na-request ko na pagaluin na lang yung ano flavor. So it's up to you guys kung ano yung i-avail ninyo. Kung octopus ba, crab, or yung ano. But I suggest crab and octopus, yun po yung mabenta rito. Yun yung best seller nila dito. Unang ano pa lang, unang subo pa lang, lasang-lasa mo na yung lasa ng mayonnaise. Tsaka yung takoyaki sauce. Ang sarap. Yung sauce nila guys is ano, hindi gaya ng mga ibang sauce na mabibili mo sa mga takoyaki na iba na hindi na ano, ma-powder yung parang umuo yung sauce. Dito yung sauce po nila is ano, creamy yung sauce nila and masarap, malasa yung sauce nila. Ito ang pag-order po kayo ng takoyaki, wala pang kasamang drinks to. All I can say na masarap yung takoyaki. Ito medyo naghalo na, hindi mo na malaman dito kung alin dito yung ano eh, yung octopus saka yung crab. Pero I assure you guys, talagang masarap talaga and ang dating ng ano niyan, takoyaki ni Sir is crunchy outside kasi nga crispy talaga, talagang pina-fried nila ng maigi, mini-well done. Tapos yung loob pag kinagat mo, ang lambot ng loob, lasang-lasa mo yung flavor ng ano eh. Lasang-lasa mo yung flavor ng yung pagkakamix ng sauce ng ano, ng ano ba yun, mga harina ng pagkakagawa dito sa takoyaki. And ang sarap ng pagkakamix ni Master. Ang sarap. Sarap. Itong nasubo ko, it's ano, crab. Ito na yung crab, natyambahan din natin. Hindi kayo manghihinayang na ano, na kumain dito at sulit yung babayaran ninyo. Biruin nyo guys, halagang 120 pesos lang. 10 takoyaki, tapos may libre ng dalawa. Ngayon, pwede naman kayo mag ano, a la carte or pa isa-isang order. 10 pesos po, kada isang piraso. Pero siyempre, kung wise kayo, orderin na ninyo yung unlimited or yung 10 plus 2 dahil nga mabibiting ka sa paisa-isa eh. Kaya talagang napakasarap dito guys. Highly recommended ko po itong takoyaki ni Master kasi kami amin, nakatikim na rin ako ng ganito eh. Almost ganun na ganun yung lasa. Yung lasa nung sa amin, masarap din. Pero ito, masarap din, ganun na ganun. Wala akong masabi kasi nga yung hindi tinipid yung mga flavor, yung sangkap, yung ingredients na nilagay ni Master, pati yung mga sauces, pwede po kayong mag-request. Kung gusto nyo mag-additional pa ng sauce, pwede po kayong manghingi sa kanila. Pwede nyo pong padagdagan yan. Kagaya nito, kahit tayo naman, katapat ko na itong mayonnaise. Very generous sila. Sa ibang mga nagbibenta ng takoyaki, paglagay, wala na. Wala, hindi mo na pwedeng lagyan. Pero dito sa takoyaki ni Master, pwede po kayong maglagay ng unlimited. So pwede nyo pang palagyan ng mga sauce yan. Kung medyo nabibitin kayo, yan. So very generous guys. Kung mahilig kayo sa takoyaki, dayuhin nyo po itong takoyaki ni Master guys. Napakaano lang nito, napakadali lang. Wasteable naman sila. Pwede nyo siyang i-check sa Google or sa Waste. Katapat lang po sila ng SM San Lazaro. Puntahan nyo po sila dito. Yun ang pinaka landmark. Ang sarap talaga. Manalo. Cheers. Wow. Makaubos na lang nito, 20 piraso, solve ka na eh, busog ka na. Hindi ka na magkakanin. Kasi nakakabusog talaga. Ang sarap, panalo. Hanggang dito ko na lang po tinatapos ang vlog na to. Hanggang sa muli, ito nga pala si Kuya Frank na lagi sumusuporta sa mga small businesses, local businesses. Lagi nyo lang po tatandaan, ingat po kayo lagi. Chill lang kayo and good vibes. Bye-bye!